Welcome back mga ka-electrons. Andito na naman, nagbabalik si Orso Electrons. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. Huwag kalimutang pindutin ang bell button para updated ka lagi sa aking bagong video. Ang talakay natin ngayon ay ang pagpalit ng backlight LCD Smart TV TCL. Ang ginagamit ko mga ka-electrons sa pagtanggal ng bulb bawat isa ay ito, yung hot air para madali siya matanggal, hindi tulad ng pleat. Medyo mabagal yung pleat ito, pag mainit na yung hot air mo, mabilis matanggal yung kanyang bulb. Bali ito, lahat ito tatanggalin natin ng bulb, itong tatlong strip para maiwasan yung back job. Mag back job man siya, tatagal siya, abot siya ng isang taon, pero matibay pa rin to kasi lahat to papalitan natin ng bago para hindi siya mag-back job agad. Pero kailangan dito ay tiyaga lang kasi matrabaho talaga. Lahat ito tatanggalin natin, pati yung mga bolts niya na pang ano sa ibabaw ng bulb. Tinanggal ko yan para madali ito mga ka-electrons. Tatanggalin ko ulit yung isa. Isa-isahin ko yan mga ka-electrons kasi may portion lang to na pundi at dinamay ko na yung mga katabi niya ng mga hindi pundi kasi para hindi siya mag-back job agad sa atin na mga technician. Kaya kailangan ito tanggalin lahat para bagong bulb. Bagong taon na tayo kaya kailangan natin magbago. Although tanim bala to, pero tanim lahat to. Tinaniman ko lahat to para maiwasan yung back job na papundi na at matanggal natin agad. Kasi yan yung naka-back job, yung papundi na tapos hindi natin palitan, itatanim lang natin. Kaya ito, itong ginagamit kong bulb niya. In-order ko to sa online. Itong bulb na to, para to talaga sa TCL, 6 volt siya mga ka-electrons. Para talaga to sa TCL, bali 24 lahat na bulb ang ipapalit ko dito kasi tatlong strip, 24 lahat na ganito. Madami pa naman sa sobra ko dito kasi 200 plus to na binili ko. Bali ito mga ka-electrons, tanggalin na natin 24 para may kabit na natin sa strip niya. Isa-isahin natin ito pagkabit mga ka-electrons. Pagkabit ito mga ka-electrons, kailangan natin gamitan ng ating pleat. Kasi pag yung gamitan lang natin ng hater, mahirap. Masisira yung bulb natin at saka magalaw. Hindi natin masyado makapa. Patuloyin ko na yung linagyan para alam na natin na nabawasan. Ito na mga ka-electrons. Bali, papakita ko sa inyo yung kaibahan ng bago at saka lumang bulb. Ito na mga ka-electrons, ang tingnan nyo sa camera, ito yung bago at ito yung luma na bulb. Makikita nyo naman mga ka-electrons, ito yung plate ko na pagkabit, kung paano ko ikakabit yung ating mga bulb na tinanggal. Kakabit ko yung brand new na bulb mga ka-electrons. Ayan mga ka-electrons, bakit pa ganon? Okay ka-electrons, ito retake, ito na yan. Dandan lang ito mga ka-electrons, kailangan ma-align siya kasi pag hindi mo ma-align ito, mag-short siya, hindi siya mag-iilaw, mag-short at saka or mag-lose contact. Kailangan mo i-din na kunti para hindi siya mag-lose contact at saka umilaw siya lahat. Ganun lang kadali yung mga pagpalit ng mga bulb mga ka-electrons. Lahat to ganituhin ko. Bali, yung paligid niya, may tatlo yan yung lagay ng balls. Yung tatlong dot na yan, mga lagay ang balls na malaki. Mamaya ka-electrons, makikita nyo kung anong ilalagay ko dyan sa mga balls para pagdikit sa balls. Yan, bali lahat to mga ka-electrons, matagal to, matrabaho lang nga lang to mga ka-electrons. Kailangan natin dito yung tamang tiyaga.
Kasi pag technician ka mga ka-electrons, kailangan mahaba yung pasensya mo para maganda yung trabaho at solido. Hindi yung barabara na pagtrabaho natin mga ka-electrons. Kasi pag barabara yung trabaho natin, dyan tayo nagkakaroon ng back job na hindi tumatagal ng 6 months back job agad. Kailangan pulido at saka proper yung pagkabit natin ng bulb para hindi mag-back job. Ayan, mga ka-electrons, ilagay ko na. Marami itong mga ka-electrons yung linagyan kong ganito kasi 24 pieces nga to. Sinisa-isa ko to. Matrabaho nga mga ka-electrons. Sabi ko nga sa inyo na kailangan ng tiyaga pag ikaw ay isang electronic technician. Bali itong mga ka-electrons, itong bulb na to, tested na to sa TCL kasi ito lagi yung kinakabit ko. Bali, ilang beses na rin ako nagkabit ng mga TCL na ganito. Mag-install ng mga bulb niya, pang TCL mismo na 6 volts. Bali, okay rin mga ka-electrons, umaabot din siya ng 1 year basta yung paggamit ng TV is proper lang talaga. Bali, ito mga ka-electrons, mga siguro hindi ko na rin mabilang kung ilan na yung nakabitan ko ng ganitong mga bulb. Kasi pinapalitan ko talaga lahat para hindi mag-back job. Kasi ang nagpapa-back job dyan, yung papundi na mga bulb. Ito na mga ka-electrons, tapos na natin ikabit ng mga bulb. Testing natin habang hindi pa nakalagay sa mga balls. Hindi pa nailagay ang balls. Ayan, nagkailaw na mga ka-electrons. Testing natin lahat to kung umilaw siya. Bali, successful naman yung pagkabit natin ng mga bulb natin mga ka-electrons. Testing natin to lahat ng gamit ang aking backlight tester. Yan, yung backlight tester ko na yan, nakikita yung voltage at saka yung ampere. Kasi mas maganda rin yung nakita ng ampere. Bali, ito mga ka-electrons, ito yung ginagamit ko na pandikit sa mga balls. Ang paggamit ko dito mga ka-electrons, ang kagandahan kasi matigas talaga siya pag natuyo. Matagal nga lang to patuyuin pero solido ka kasi yung dating nakalagay dito sa mga balls, epoxy lang din yon pero ibang klase lang. Pero may pagkapareha sila. Ganito nilagay ko mga ka-electrons. Pero kunti lang yan. Pakunti-kunti lang yan dun lang sa may dot para hindi maapektuhan yung ating ilaw. At sa maging proper yung pagkailaw niya at hindi makita yung balls kapag tinakpan na ng ating panel ng LCD. Ayan mga ka-electrons. Balik kakabit ko na yung mga balls natin lahat. Isa-isahin ko muna mga ka-electrons yung mga bulb dyan. Lahat yan, isa-isahin ko. Ito na mga ka-electrons. Tapos na natin ilagay yung mga bulbs. Testing na natin kung magbukas siya. Testing natin, saksa ko na ayan. Very good mga ka-electrons. Bali, lahat naman umilaw siya, wala siyang pundi. Lahat ng backlight na ilinagay natin, umilaw siya mga ka-electrons. Bali, itong ano natin, successful na to mga ka-electrons. Ibabad na lang natin to para matesting talaga kung tatagal siya. Ito na mga ka-electrons, lagyan na natin siya ng reflectorize para sa pag ano ng kanyang mga ilaw maliwanag. Ito yung nakabaon sa kanya dati. Balik ko lang yung mga kinuha ko dati mga ka-electrons. Ito yung puti, yung sa ilalim. Ito yung reflectorize niya. Ito naman yung stand niya sa gitna. Ito nakalagay ito dati, balik ko lang para proper talaga mga ka-electrons. Lagay natin dyan. Ayan mga ka-electrons, panoorin nyo lang yung ginagawa ko para matutunan yung mga ka-electrons. Pero ang pagtanggal dito mga ka-electrons, kailangan talaga maingat tayo para hindi tayo makadisgrasya ng flat screen. Kasi masilan ang pagtanggal nito, pati pagbalik masilan, kasi maninipis yung screen natin nito. Ito na mga ka-electrons, ibalik ko na yung
reflectorize niya, bali ito na yung ano niya, pati yung frame niya sa gilid-gilid, di ba? Balikin natin mga ka-electrons para born to test to mga ka-electrons at matesting natin habang nanonood ng ilang oras. Ayan mga ka-electrons, ibalik ko na yung CD panel niya. Ito mga ka-electrons, hindi ko na ginamitan ng vacuum pad ko kasi nasira ng vacuum pad ko. Bali, kamay na lang gamitin natin, maingat naman tayo at alam naman natin. Pero kung baguhan ka pa lang dito mga ka-electrons, ay posible talaga na makadisgrasya ka, na makabasag ganito. Pero kung hindi ka pa ano dito mga ka-electrons, huwag mong gayahin to na hinahawakan ko lang. Mas maganda yung may vacuum pad para hindi madisgrasya, hindi mabasag ang gilid. Si ako mga ka-electrons, inaamin ko sa inyo na ilang beses na rin ako nakabasag nito, pero pinapaliwanag ko sa may-ari at siyempre binabayaran din natin yan mga ka-electrons. Pero lesson learned na yan sa akin, hindi na yan nangyari simula nang natuto na tayo ng pagre-repair. Matagal na yan mga ka-electrons. Bali, ito na ka-electrons, takpan na natin para matesting natin ng maganda yung ating trabaho. At siyempre lilinisan din natin yan mga ka-electrons para yung trabaho natin is pulido. Wala talagang masabi yung may-ari. Diretso na yan maintenance. Ganyan yung mga proper na technician, diretso na maintenance sa paglilinis kasi yan yung nakakasira sa ating panel, yung marumi, yung alikabok sa gilid-gilid. Kapag nabasa yung alikabok, wala na, shortage na lahat. Bali, ito na mga ka-electrons, matatapos na to. Bali, madali ang shot. All about electronic pH, Eugene Butihin. Tutorial Rip Aircon and More. At kay Els Mix Blood. Untake Electronic and Solution. Korea Cross Blended. Tox TV. Thank you to all of your support for my channel and for my video. Thanks God and Happy New Year to all of you. Thank you so much.